Hi guys! Good morning! Welcome sa ating channel! This is Sugar Julie! So guys, kung bago pa lang kayo sa ating channel, please like, subscribe, and press the button para lagi tayong updated sa ating ina-upload guys. So, today guys, meron na naman akong bagong ituturo sa inyo guys. Kung paano gumawa ng sando. Halimbawa, ganitong sando. Yan, pag gusto nyong gumawa ng sando, pwede tayong gumawa guys na hindi na kailangan bumili. Sa pamagitan ng mga lumang t-shirt ng mga malalaki guys, halimbawa guys, may merong nagbigay sa inyo ng mga t-shirt guys na malaki. So, hindi nyo na kailangan yun. Hindi nyo na kailangan itabi guys. I-refer nyo na guys. Gawin yung halimbawa ganito. T-shirt na malaki. Ito. Diba? So, ito guys, matagal na to sa ano ko. Bala ko talaga tong gawing t-shirt, sando, para mapakinabangan. Kasi hindi ko siya mapakinabangan guys. So, kailangan ko tong, ngayon guys, ituturo ko sa'yo kung paano to itatabasin, paano ikakat na walang without pattern. So guys, ang kailangan lang natin guys ay gunting. Ito lang guys, gunting. Wala na, hindi na kailangan ng tape measure, hindi na kailangan ng pattern. Kasi ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-direct ng cut na walang ano. So ito guys, ilupi lang natin to ng ganito ng maayos guys. Ganito. So kailangan pantay siya guys pag bali ang ilalim, ayan, naka-ilalim din siya. Ganyan, guys. So, yan, guys. So, ipantay lang natin siya ng mabuti, guys, para kailangan hindi ko lubot sa ilalim. So, ito, guys, itong shoulder, itapat lang din natin dito sa mga shoulder. Itatapat lang natin, guys. Yan. Yan, so, be sure guys na hindi walang kulubot doon sa ilalim guys. So, ganun din, ito ring sando, ilupi rin natin. So, ipailalim natin ang likod. Ito yung harap. So, ipold natin dito banda sa likuran. So, ipantay din natin dito guys. Pati dito. So, ilalagay lang natin ang ganito. Pag itong ganitong klase, nagagayahin natin, guys. Ilagay lang natin ang ganyan, guys. Ganyan. So, ito, guys. Ito, kailangan pantay dito. Sa shoulder. Tapos, ito naman. Ito naman, guys. Kailangan pantay din dito. Ito, kailangan pantay din. Yan, ganyan. So, ito naman, shoulder, kailangan pantay din siya. Yan, guys. So, guys, yung haba nito, guys, ay okay lang sa akin. Pero kung gusto nyong maiksi, gusto nyong ganyan, pwede rin. O kung gusto nyo talagang gayahin to, pwede rin, guys. So, ako, gusto ko ganito kahaba guys. So, ang sukat dito guys, para may matahiang ka pa, ano ito, itong panukat natin guys, daliri, gaganyan lang natin, dito, pwede na natin ikat ng direct guys, ganito guys. So, mag-ano lang tayo ng allowance ng isang daliri, pag ganun. Ito yung allowance natin dito, guys. Ganyan. So, hindi na kailangan ang panukat. Ito na lang, guys. Basta nakaayos na lang siya. Nakapold. Ganyan, guys. So, ito din, guys. Meron din siyang allowance na ganito. Isang, parang 1 cm.
Yan. Oh. Yan na guys. Kailangan po pumahan natin ng beauty. So, itong side na to guys, kahit hindi mo na i-markingan, basta alam na natin na ang pagtahi natin, tatahiin natin dito sa gilid ng paganyan at saka paganito. Yan. So, ngayon guys, ito na siya guys. So, ihiwalay naman natin ito. Yun, ilaglag natin yung doon sa loob. Ihiwalay natin. Kasi guys, so hiniwalay ko guys yung front sa back. Ito yung back, ito yung front, hiniwalay ko. So, kailangan guys, medyo kukortihan lang natin. Kasi iba kasi yung ano eh. Yan. Kailangan guys, kukortihan lang natin ng mabuti ang bandang front. Kukortihan natin. Bali, bawasan lang natin ng konti guys. Ganyan. So, ayan na guys. Tingnan mo guys. Yan. Ganito na siya. So, ito na guys. Ito na siya guys. So, babaliktarin mo lang to ngayon. Babaliktarin mo lang to. Tapos, tatahiin na lang natin dito guys. Dito. Dito banda. Yan, tatahiin na lang natin dito. Una guys, pagtahi, i-fold natin dito. Tatahiin natin ng kahit sa kamay. Ganyan, i-fold lang natin ng isang daliri. Ang sukat ay isang daliri guys. I-fold natin paikot. And then, ito din, i-fold, itatahi din natin dito guys. Ito. Ang tahi din guys ay ano, isang daliri din ang allowance natin. Dito tayo magtahi. So, dito naman sa neck guys, kung gusto nyong tama na to, yung hindi masyadong malalim, pwede na rin yan guys. Pero ako kasi gusto ko yung mas malalim. Ay gusto ko yung konting lalim. Yan guys. So, i-fold natin uli ang ipo-fold natin uli ang front. Ganyan. I-fold lang natin uli ang front. So guys, tinahi ko na ito guys sa kamay lang dahil wala akong machine. So okay lang guys kahit wala kang machine. Pwede na itong tie-in ng sa kamay lang. Yan. So ito guys, tapos na ako sa pagtatahi sa kamay lang guys dahil wala akong ano. So ang una kong tinahi guys, ito, tinahi ko na to. Ayan, ayan yung tahi ko. Kamay lang siya, guys. Dahil wala tayong machine. So, pwede tayong makagawa, guys. Kahit walang makina. Tapos, tinahi ko dito. Tapos, dito. So, ayan, guys. Nakakabuo na ako ng... Nakakabuo na tayo ng sando. So, isusukat na natin, guys. So guys, ito na yung ating finished product guys natin kanina guys. So ito na yon, pit na pit. So ito yung una kong tinahi. Ito yung una kong tinahi dito, tapos dito, tapos dito. So 3 operation lang siya guys, di ba? So ayan na guys, maganda na siya.
Kung nalala mo yung tinahin natin dati na pantalon, ito din yung tinahin nating pantalon, guys, na ni-repair natin na hindi na natin kailangan dahil ito may damage dito sa tuhod, tsaka may mancha doon. Kaya ginawa ko siya ng ganito. Ito yung tinabas natin nung una na tinuro ko sa inyo. So, yan, guys. May katerno na siya. So, okay na siya, guys.